panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendoso, ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at ang ating dalubhasang doktor na si Dr. Sosi Del Leon. Hello po! Hello! Hi, Amy! Hello to both of you! Kamusta po kayo? Nako, ang debate ngayon is ano eh. Ano po yan? Price freeze, no? Yung mga presyo ay ilalagay sa refrigerator, sa freezer. Ano ba yun? Ano ba yan? Gusto nila yung Metro Manila ano, mag-price freeze daw. Kasi mataas masyado yung karne ng baboy, karne ng manok, yung mga gulay mataas. So gusto nila i-freeze yung presyo. Eh syempre ang malaking napag-uusapan yung baboy kasi mataas ang ano eh, mataas ang presyo. Mas mahal na sa baka. Opo. Pero ano, kasi ano ba ngayon? Ang ano umabot ng 420 eh. Ang 420 doon sa Metro Manila. Pero ang ano, ang sinasabi natin dahil yung probinsya mataas na rin eh yung Batangas nagbebenta sila ng live weight na 250. Kung 250 siguro ang retail na sa 330, 350 yung prime cut, no? So ang problema, ang gusto yata ng gawin ng ating secretary parang 300 to 320 lang ang price freeze. Eh. 270 ako, hanggang 300, Sendok. 270 yeah. Hanggang 300 lang. Yes, oo. Ang problema niyan is baka yung mga trader hindi mag-angkat. Kasi hindi naman kasalanan ng producers ng mga baboy. Ang presyo naman eh nasa 240 dun sa southern area, no? Dito sa Pangasinan 240 rin eh. Pero siyempre, kung kukunin nila sa Batangas, eh, tapos ibebenta ng 270 to 300, eh, wala. Medyo mahirap kasi yung mga ano naman, seller dun sa Batangas, ibebenta na lang dun sa lugar nila. Diba? Yung galing Jensen naman, nakita natin isang barko may namamatay, di ba? Doon sa may tinapon sa dagat, pumunta sa shoreline. Ay, yung mga balik-balikano, tawid dagat. Oo. Yung kasi yung mga traders na ang magsho-shoulder niyan kung namatay yan. Wala nang pagpakialam yung farm. Kasi mga farm, binebenta yan sa farm gate. Tama, no? Manong Dr. Sosi, di ba? Kami kasi nagbebenta kami hanggang farm gate. Pag lumabas na doon, wala lang kami pakialam. Risk na ng ano yan, ng trader. So sila naman, siyempre, kung ilan namatay, ipapatong nila doon sa ano, costing. So very risky rin. Kaya ang isang problema na nakikita lang natin, baka huminto yung nag-aangkat ng Metro Manila. Tsaka isang nakakatawa. Pumunta ako sa supermarket, ang imported yung US na cut, ang presyo, $435. Oo. Alam mo bakit, Sendo, bakit $435? Bakit? US made. Oh.
ang nagtataka ko, hindi sinisita ng DTI. Hindi sinisita ng DA. Pero yung sa palengke, city si Manila. So dapat fair ang atin na DTI tsaka DA. Ibig sabihin, hindi lang sa palengke, tignan nila yung sa supermart. Yun ang dapat na gawin nila. Kasi yung frozen, wala daw sa kamay ng DA. Sabi mo, ganun ba? Paano nangyari yun, di ba? Yung frozen meat daw, process na daw, kaya wala daw sa kamay ng DA. Oh. So, ang gagawin namin, sasabihin namin dun sa mga trader, lagay niyo sa rep, tapos ilabas niyo bukas. Frozen na. Frozen na. Pero alam mo ha, Sendo, Amy ha, kahit mataas ang baboy, parang hindi kumpleto ang tanghalian ng hapunan nang walang baboy. Yeah. Diba? Imagine mas mataas na yung baboy kaysa baka. Ang bilis matigong palaw yung baboy. Iba talaga, no? Iba. Tsaka ang taong bayan, ang taong consumer, ang gusto nila is yung bagong katay. Yes, yung fresh sariwa. Oo, sariwa. Sa tingin ko lang, no, Dr. Sosie, no, hindi ko lang alam kung na-observe mo ito. Kasi yung baboy, pagka matagal sa ref, nawawala yung lasa. Okay. Hindi kagaya yung baka kasi may angus na ano yun eh. Pag dinagay mo sa ref, maski paano, maski matagal, may ano pa rin. Mabigat pa rin yung lasa ng baka. Pero ang baboy, nawawala. Kaya yung mga consumer, pagka ang hinahalo yung frozen, nawawala yung lasa na ano ng mga consumer. Alam mo ba yung sisig? Yung sisig sa mga ano, ayaw nila yung frozen, ha? Bakit? Bakit? Walang lasa. Kausap ko yung mga nagsisisig na malalaki rito, yung mga ano. Sabi ko, bakit palaging fresh ang kinukunan nyo? Wala eh, kasi pag frozen eh, nalalaman ng mga tao, sabi nila. Kaya yung imported na galing abroad na frozen, hindi ginagawang sisig yun. Ayaw ng mga consumer. Noon pala yun, nawawala pala lasa. Emi! Ewan pala po na kasa ito. Ito pa, no? Itong papaano ko sa'yo. Nasilip ko yung record ng custom. Okay. Kasi gusto ng mga importer, zero tariff daw yung importasyon nila. Chinek ko dun sa figure ng custom, yung import nila, no? Kung tama yung declaration nila, ang presyo ng prime cut na baboy parating, $1.60 lang. Ang baba. Pagka pinasok mo yung 40% na taripa, no? Itimes mo ng 48.50 na conversion. Mm-mm. Ang presyo lang is 117 per kilo. Tapos ibebenta nila ng 435. Wow! Hindi lang ako mag-alaga ng baboy, mag-import na lang ako. Pero malaki nga kasi. Imagine yung farmers mag-aalaga ng aakim na buwan para makabenta. Eh sila mag-import lang eh. 4 times yung presyo. Tapos, hindi pa hinuhuli. Hmm. Hey, Sendo, baka naman yung sinasabi mo, yun yung mga ovals, yung mga ganoon, hindi prime. Hindi, Doc. Prime. Yung opal, 50 pesos tsaka 40 pesos per kilo. Kaya select hearing, papakita natin sa taong bayan. Kasi kung sa DA meeting, ayaw pansinin eh. Pero kung sa Senate hearing, i-explain natin sa taong bayan na gano'n ang sitwasyon. Kasi na hinihingi nila yung zero tariff, hindi makatuwiran. Kasi ito, may taripa na, makokolekta ng ating bayan, no? Gagamitin dito sa atin, no? Yung fund natin, yung 40% tariff.
And yung presyo talaga nila, mababa pa rin. So, dapat important, magbenta ng mas mura. Di ba? From 100 to 400 ang presyo? Yeah. Kaya dapat malaking explanation nila. Opo. Bakit pero ganun? Kasi ito, masarap yung baboy pagka ano eh, may sawsawan. Nako, yung baboy eh, ano, maraming luto yan, sinigang. Kaya nga, sinigang, inihaw, nako. Saka namimiss ko na po yung mga pork chop. Ang tagal ko na di ko makain ng baboy, puro manok na po ang, kami dito. Inihaw, excuse me, ang inihaw na baboy, tsaka yung mga pork chop na yan. Gustong gusto ko yan, merong kamatis. Merong inihaw na kamatis, oo. Di ba? Kaya Doc Sosie, pagbibigyan kita ngayong araw, magkakausapin tayo tungkol sa kamatis. Kamatis, yung topic natin ngayon? Oo, tama-tama yan. Pag-usapan po natin ang kamatis. Eh, balita ko, dun sa Pangasinan, may naka-jackpot. Kaya mamaya, kakausapin natin siya para ma-share. Ano ba ang sikreto para makapag-jackpot tayo pagdating sa pagtatanim ng kamatis? Mamaya yan, Doc Sosie, sa ating pagkabalik. Teka muna. Ibig mo sabihin, kamatis lang, magkano lang yung kamatis? May jumajackpot dyan? Sa ay, peso? Nako, Doc. Abangan mo yan. kaya, kakausapin natin itong mamang ito. Sa ating po yung pagbabalik, ito po ang mag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo. Doc and Cassin, meron po tayong makakasama. Ito po ay first time niya po nagkamatis. Sabi natin kayo na pag-uusapan natin kamatis, no? Pero first time po nitong mamang ito na magkamatis, eh maganda po ang kanyang naging ani. Kaya hihingin po natin sa kanya ang mga advice at kung paano ba yung tamang pag-aalaga sa kamatis. Siya po ay 50 years old, 30 years na po siyang farmer. Pero ngayon niya lang po sinubukang magkamatis. Siya po ay nakatira sa Nankamaliran West, Urdaneta, Pangasinan at presidente po ng Kaflorescent Consumer Cooperative. Siya po si Sir Tony Laitan. Hi, Tatay Tony! Hello po, good afternoon po. Good afternoon po, Tay. Tony! Yan! Tony, yes, sir. Tony Papere, di ba? Bakit ngayon ka lang nagtanag-kuha ng kamatis? Bakit mo naisipan kamatis? Ang tagal mo ng farmer. Ba't mo naisipan magkamatis ngayon? Kasi wala na po yung tag-ulan. Gusto ko pong subukan magtanim ng kamatis para maiba naman po yung ano yung kita. De, may dahilan ka. Siyempre, ang tagal mo na, bakit kakambyo ka sa kamatis? Siyempre, may puhunan yan. May nakikita ka bang oportunidad? Anong makuha mo doon? Ang sa akin po kasi, may irrigated canal po kami. Katatapos ko lang po umani ng palay, nagkataon po na nasira yung irrigated canal namin. Walang dadaloy na tubig po dito sa amin. Kaya nagkamatis po ako. Yun. Kaya nabanggit mo na walang dadaloy na tubig dyan sa inyo. Ano ba ang kailangan sa pagkakamatis? Matubig? Maaraw? Ano ba ang panahon yung dapat pagka magtatanim ka ng kamatis? Ang kailangan ng kamatis yung maaraw na may patubig. Kasi pag umuulan, madaling masira ang kamatis. Eh sabi mo nasira yung irrigation nyo, walang dadaloy na tubig. Paano yung ginawa nyo? Nagpagawa po ako ng dalawang gripo. Nagbaon ako ng dalawang tubo. Nag-water pump po ako. Wow. Mas mamahal ka niyan, Tony. Dahil gagasos ka dyan, dahil may water pump ka, gagamit ka ng kuryente o gasolina o diesel. Eh kikitain mo ba yun sa pagkakamatis? Pwede bang... Bago ka nagkamatis, pinag-aralan mo yan, magkano ang kikitain. Pwede bang yung pinag-aralan mo, ma-share mo sa amin bakit ka magkakamatis? Opo. Kasi po,
Ang panahon na nagkamatis ako ng September, may isang-isang tag-isang ulan pa po 'yan. Ang sa utak ko kasi, sa isip ko, nagbaon ako ng tubo para may pansuporta. Pag walang ulan, may pansuporta akong tubo. Eh nagkataon naman po na may tag-isang-isang ulan. Minsan ko lang po nagamit yung mga tubo, water pan na reserba ko sa patubig. Kaya hindi po ako gaanong na gastusan. Opo. So, bali, ano po yung preparasyon nyo? Yung tanong po ni Doc Sosie, eh, sa pagsisimula nyo po, syempre may mga pag-aaral tayo. Ano po yung preparasyon nyo bago kayo nagtanim ng kamatis? Sa akin po, ang sa isip ko po kasi noon, lahat ng kamatis bilhin ko, lahat ng farm ready. Ang sa isip ko kasi gusto ko, ako lang ang may kamatis. Yan ang tinarget ko sa isip ko. Lahat ng farm ready, inikutan ko yan. Binili ko lahat yan. Yan ang talagang iniisip ko. Eh, nagkataon naman po na ako ang nauna sa kamatis. Yun, nag-click naman po yung iniisip ko. Bakit magkano mga Tony, magkano mo na benta yung kamatis noong humarbis ka? Tsaka ilang buwan bang inaalagaan yan? Tsaka pwede bang ikuwento mo na kung paano ang preparasyon ng lupa, paano ipupunla hanggang sa ma-harvest natin? Ako po, nag-preparasyon ako sa lupa ng tatlong bisis ko binungkal yan para malinis na malinis. Hanggang sa riniriti ko yung punla, yung farm ready, maayos na yung sakayan ko, malinis na. Habang pwede na yung punla, itinanim ko na po yan. Nagtanim na po ako. Habang nabubuhay po yung tanim ko, naghanap po ako ng mga pangtusok para may akyatan sila. Habang lumalaki po yung kamatis, naglalagay po ako ng mga balag hanggang sa namumulaklak. Sunod-sunod po yan ng paglagay ko. Hanggang sa nagka-lumaki na, nagka-bunga. Yun na. Hanggang ilang sa... Ilang buwan bago po magbunga? Kasi binantayan ko po talaga yung kamatis ko. 16 days. Andyan ako lagi. Araw-araw yan. 16 days. Mag-umpisa na magbulaklak yan. 48 days. May malaki na yan. 60 days. May hinog na yan. Hanggang sa nag... 65, 70 days. Nagpitas na ako hanggang sa nag 100 days yun na, marami na talagang bunga. Kaya napakaganda ng kamatis. Opo. Tay, magkano yung tinamaan mo na presyo ng kamatis? Actually ma'am, noong ako pa lang ang nag-harvest, 120 per kilo ang pinagbibintahan ko per kilo. Per kilo. Eh ngayon po ba magkano po ang presyo ng kamatis? 50 na lang po. Kasi may mga nahuli pa akong kamatis, 50 na lang po. Magkano yung magkano siya naka-jackpot sa kamatis? 100 daw po per kilo. 100 per kilo? 120 po. 120. 20. 20. Kasendo, 120. Ah, oh. Anong buwan yun, Tony? Tony, anong buwan yun? Ano sir, November, December po. Tony, karamihan sa mga magsasaka, todo larga, tapos sa bandang huli, nakatunganga. Meron ka ba bang naitabing pera doon? Milyon lang kinita mo dyan. Mahirap po siguro. Pero mas magandang makita nyo siguro para makita rin ng mga kasama kong farmers. Dati po,
wala akong baka, pero tinali ko, binili ko lahat ng baka. Ayun. Oh. Para tuloy-tuloy yung kita. Ah, okay. Baka naman. Opo. Invest mo sa baka. Pero jackpot yun, no? 120 per kilo. Tapos ngayon, 50. Dok, so si kalahati yung binaba ng presyo. Oo nga. Bakit, Tony, gano'ng kalaki ba yung sinasaka mong kamatisan? Gano'ng kalaki yun? One at nakabili ka ng baka? One hectare po. O, magkano yun? Sa isang hektare ang kamatisan, ilan tao ang magtatanim, ilan tao ang harvest, ilan tao ang may maintenance mo, at saka gano'ng ilang kilo o tonelada ang makukuha? Sa mga kasamahan ko po, bali, 10 po kami. 10. Okay. Kaming nagtatrabaho. Mula umpisa, kasama ko na sila. Hanggang ngayon, kasama ko pa rin sila. Kahit walang kamatis, kasama ko pa rin. Pero ang ani po namin, umani kasi ako ng pinakamataas na ani ko, 100 clicks na yung paglagyan ng kamatis. Nagkikilo po yan ng mahigit 2,000 kilo ng karamihan po ng kamatis po. Sa isang pitasan lang po yun. Pangatlong araw, magpipitas na naman po ako niyan. Pangatlo, pang-apat, magpipitas na naman ako niyan. Hanggang sa naabot ko ng 10 pitasan. Kasi yung sinasabi ko po nung karamihan ng bunga, nung pahina na po, yun na. Pahina na ng pahina hanggang sa wala na. So, 10 tao ang kasama mo dyan, Tay. Tapos, apat na buwan bago ka na yung tinatagal ng buhay ng kamatis, tama po? Simula po nung tinanim. Ay, may iba't ibang varieties ba ang kamatis? Kasi sabi mo kanina, nabanggit mo na gusto mo bilhin lahat ng klase ng kamatis. Ay, ano-ano ba yung klase ng kamatis na yun? Nagkataon naman po na yung Diamante Mac na kamatis. Yung hinanap ko ito, marami po ito yung Diamante Mac. Halos lahat po na nagpunla, Diamante Mac ang naipunla nila. May naihalo po na ibang variety. Pero hindi ko po alam yung variety na yun, yung ibang klase. Pero ang maraming bunga yung Diamante Mac talaga. Pero hindi po matakaw sa tubig itong kamatis. Kasi sabi hindi mo, dalawang ulan, isang ulan, pwede na. Opo, hindi matakaw talaga. Bali, gano'ng kataas ang inaabot po ng kamatis? Lagpas ko po yung kamatis ko. Lagpas ulo ko po. Normal ba yun, Tay? Or dahil okay, binabalagan mo? Kaya nga po ang taas. May lagpas tao? Opo, lagpas tao. Eh di, ang pinaka, anong ginagamit mong tangkay o yung kanyang bagging? Anong materialis yung ginagamit mong para ng bagging niya? Bumili po ako ng yung bulo. Tapos, yun po, isa-isang piraso, isang bulo po ang linagay ko. Kaya, anong bulo? Ano yun? Yung parang kawayan na nakukuha sa bundok. Okay. Tapos, linagyan ko po ng alambre sa taas. Okay. Na-curious din ako dun sa bulo. Ibang bulo po yung alam ko eh. Bali! Sir, yung, di ba, nilagyan mo ng balag, tapos, paano pagka nag-harvest dyan? Ilang tao po ang kailangan sa pagpipitas ng mga kamatis? 7 kaming tao na taga-harvest, may taga-pili na 3. Doon naman sa lamisa, nagpipili ng 3 habang nagpipitas yung 7. Ganun po. Pero sir, ano yun? Maghapon bang pitasan yun? Pag nag-umpisa po kami ng 10, maghapon po yan. Nagpipitas kami. Na-curious ako tayo kasi, di ba, ang kamatis eh, from green to red. Pag kumipitas ba kayo, paano malalaman na hinog na?
Yung pula na po yung ano, pula na po yung puwet niya. At saka matigas na tingnan yung bunga. Talagang matigas na yun, hina-harvest na. Pero okay. Kulay berde pa yun. Pag hina-harvest mo, Tony, kulay berde pa siya, tama ba? May berde-berde po na may pula na rin. Hindi ka ba nasisiraan dahil hina-harvest mo yung malapit na ka mong mahinog? Ilang araw bago mo dinadala sa merkado yan? At saka hindi ka ba nasisiraan? Hindi po. Pag pinitas po namin maghapon, madaling araw po, mga 1 o'clock or 2 o'clock ng madaling araw, pinupunta na po namin sa palengke. Pag alas 7, alas 8, sa awan ng Diyos, nabinta na namin lahat. Nakaka-uwi na agad. Nakaka-uwi po kaagad. Ito po. Ang Tony, ang bayad ba sa iyo noon pag dinala mo sa palengke, cash kaagad yon, pera kaagad? Opo, cash na kaagad. May mga buyer na rin naghihintay ng kamatis doon. Kasi kanina, Doc, di ba sabi mo yung nasisiraan ng kamatis? Napaisip lang ako, may mga sakit ba na dumadapo sa kamatis ko? Meron din po. Katulad po ng ano, sir? Katulad ng mga insektong, iba-ibang klase ng insektong. Saka paano nyo po ito ginagamot? Halimbawa, nagkasakit na po at napasok po ng insekto ang ating kamatis. Ano po yung ginagamit natin ng mga insecticide? Ako naman po, simple lang po yung ginagamit kong pang-insecticide. Minsan lang ako mag-spray ng isang linggo. Parang pang ano lang, pang hapyaw lang para hindi tayo dapuan ng mga insekto. Kunwari po, yung karamihan ng bulaklak, ugaliin natin mag-spray na madaling araw. Basta nakikita ko po yung kailangan ng kamatis ko, yun ang ginagawa ko. Pay, correct mo ako kung tama yung alaala ko ah. Kasi may nakita ko, green, yellow, orange. Ay, green? Oo, may pa-orange pa eh. Tapos pa-red. Yun ba yung tamang stages? Papahinog? Paano mo naman malalaman bulok na? Paano mo malalaman nagsisimula na mabulok? May ano po, may mga tusok na, may mga biyak-biyak na. Yun ang pag-umpisa na mabubulok. Tsaka may tusok ng uod. May tusok-tusok po, yun, doon nag-uumpisa yung mga nabubulok. Pagdating naman po sa fertilizer tay, may mga fertilizer din ba tayo na nilalagay dito sa ating mga alagang kamatis? O alam mo yun, meron iba kasi parang organic eh. Ano yung ginagamit niya po? Sa akin, nung nag-start ako ng sulfit. Yun lang ba tayo hanggang doon lang? Ano pang nilalagay natin na iba pang fertilizer? Yung ratio ko ng sulfate, inahalo ko po sa isang timbang tubig. Halu-haluin po namin yan. Saka namin po idilig sa kamatis. So, isang lata, ang ratio is isang lata. Ratio po yun na hindi po yung bimong sulfate na nilalagay. Yung ginagamit sa dinamita? Hindi, kasi nitrogen yun eh. Instead of urea, 46%, ammonium sulfate, yung 2100. Okay. Mas mabilis lang ang action ng sulfate kasi madaling matunaw eh. Oo. Ay, pagka naglalagay kayo ng ammonium sulfate, naka-ano ba kayo? May safety, ano ba dyan? Hindi po. Ang paglagay ko kasi ng ammonium sulfate, pag hanggang sa mag-umpisa na talaga mamuloklak, hanggang doon lang po. Pero nung medyo may bunga na, pinaipitan ko na ng triple 14 na pataba po. Inipitan ko na sa puno niya, tinakpan ko na ng lupa, yun na po ang pabaon niya hanggang sa paglaki. Kaya pala lumaki na kasing taas niyo yung kamatis. Opo, mataas po talaga. Tapos pulyar-pulyar na lang po pag-spray ko.
Mga ilang buwan po yung kamatis pagka inisprayan po ng ganyan? Parang ano lang po yun, pagagandahin niya lang po yung ano niya, yung mga bunga, dahon, yun lang po ang nakikita ko doon sa pag-spray ko ng mga pulya. Tony, ibulong mo lang sa akin ha. Ibulong mo lang ha. Magkano naging puhunan mo at magkano ang kinita mo? Ang halos ang nagasto ko po doon hanggang sa libor po, 200,000. Sa isang hektarya? Sa isang hektarya po. 200,000. O magkano naman ang kinita mo? Hindi ko pagsasabihan, huwag kang mag-alala. Hindi po. Sa totoo lang po talaga, nakadami talaga ako. Ganun po. Binili mo ng baka. Ilang baka naman ang nabili mo doon sa kinita mo sa Kamatis? Actually po, may nabili na po akong ano eh. 15 baka. Okay. Ang dami. Opo, ganun talaga. Yun. Sendo, magkano isang baka? Paano lang isang baka? Magkano isang baka, Sendo? Ayaw ko isipin eh. Mahal yung binili kong baka. Yung baka ni Kasendo, yan yung baka na inihintay kong mga anak eh. Oo nga. Alam mo mga ka-agri, hindi ba may kasabihan? Alam mo yung kamatis, parang nagiging kuwan yan eh, byword yan. Sabi, alisin natin yung mga bulok na kamatis, alisin natin yung mga masasama dyan, mga bulok na kamatis. Kasabihan yun eh, di ba? Dahil ba kaya kasabihan yan? Dahil madaling makaawa yung bulok. Tony? Opo, totoo yan. Totoo po yan. Pag hindi mo tinanggal po yung bulok, yung isang tangkay po, 5 piraso, pag may nabulok yun, magkakauod po yun. Masisira po lahat yan. Isang kulot. Lilipat yung uod. Oo, lilipat yung uod po sa mga iba. Kaya dapat tanggalin. Tanggalin. Ano, kinukutuan ko po yan. Ano? Kinukutuhan yung gano'n? Paano yun, Tay? Paano? Pupunta kami sa line. Kasi may line po yan eh. Pupuntan po namin yan. Kung may mga uod po, parang kinukutuhan namin. Lagay namin sa lata. Isa-isa nyo kinukuha yung mga uod. Opo. Kinukuha namin yan. Mahirap din pala, no? Kamatis. Yung sinachanin mo yung uod o paano? Kinakata ko paano? Kamay? Kamay lang po. Kinakamay po namin. Ihinawakan po namin. Bali, actually, yun yung tanong ko ka Sendo eh. Kung mahirap bang mag-alaga ng kamatis. Pero sinabi niya, iniisa-isa nila eh, parang mahirap na. Mahirap? mahirap na maganda po. Tay, magbe-break lang tayo pero may iwanan ako sa yung tanong. Sabi mo kasi maganda. At kakausapan na tayo tungkol dito sa kita eh. So, balikan natin kasi sabi mo galing ka sa Palay tapos ito lumipat ka sa Kamatis. Tatanong ko sa iyo, uulitin mo pa bang mag-Kamatis? Sa pagbabalik po natin yan, ito po ang pag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo. Tay, iniwanan ko yung tanong. Aba, magbabalik Kamatis ka ba? Siyempre po, nakita ko na ang kita. Kitang-kita. Yun! Tay, kanina kasi, pag-usapan na natin itong kita sa kayong harvest, no? Kayo na sinabi mo sa amin, eh, kumita ka na 120. Paano to? May middleman ka ba? O dinirekta mo na to sa market? Dinirekta po namin sa market. Oh, wala kang kahati dito. Tuloy-tuloy ang kita. Opo. Kasi minsan paano lang yan, sir? Paano ang proseso pagka ikaw na mismo yung nagdala sa market? Paano po ang mga usapin? Paano po yung mga nangyayari doon? Pag nasa palengke na po kami, maraming tao yan. Lalapit sa'yo yan.
Tapos, yung mga tao na yun pala, kukunin yung, bibilihin yung goods mo, tapos ibibinta nila doon sa buyer. Pero kami po hindi. Kami po mismo ang nagbibinta sa buyer. Ganun po. Doon sa ano kasi, doon sa Ordaneta, may bagsakan center. Yung mga farmers ang magdi-display doon. Oh, maganda po 'yan kasi 'di ba kasi do minsan yung middleman mas malaki pa kita doon sa farmer. Maganda 'yung ganun, at least direkta na. Kaya dapat mas maganda 'yung may bagsakan center, 'yung farmers ang magdi-display para at least diretso 'yung kita pumunta sa farmers. Eh kasi tumitanong lang ako, curious lang ako dito sa bagsakan center po na total na open na natin. Lahat po ba ng lugar sa Pilipinas ay may bagsakan center o piling lugar lang po yan? Wow, wala. Dapat humingi ka sa sekretarya. Yung budget kasi, siyempre, hindi lahat mabibigyan. Bali, pag ganito po, bagsakan center, mas mababa na po ang presyohan na to sa consumer. Yeah, mas mababa and directly mabebenta ng farmer sa consumer. Hindi ko lang alam kung sa Bulacan, mayroon sa Bulacan na kasosin. Wala Dapat doon unang panahon, parang may pinaproject na yung Entex na lahat ng produce ay doon dadalhin. Na ang plano noon, instead na dahil alam may bagsakan ng mga gulay, ay dito sa may Bulacan para hindi ma-congest ang Metro Manila. Pero hindi gaano nag-materialize pa. Pero siguro itong darating na ilang panahon pa, magagawa ni Governor yan. Maganda sana kasi tignan mo kay Tatay Tony maganda ang kita kasi direkta. Saka hindi ka nabubulukan, di ba Tay? Hindi po. Pagdating mo ba doon, may sasalubong na sa'yo? Marami na po. Oh. Alam mo, Emin, alam mo pagka ang produkto ay in demand, bumababa pa lang sa jeep niya yan. Pinapaypayan na ng bumibili yan. Binubuhat na ng bumibili yan dahil siya ang amo. Boss, unahin mo ko, boss, di ba? Oo, ganyan yan. Tay, paano naman pala syempre farm to market? Pag dinadala natin yung iyong mga ataw dito na pitas na kamatis, kain ba? O red bag? Hindi po, yung tinatawag na crix po. Crix. Yung square. Yung square po. Yung crix. Stackable crix. Ay, kasama ba yun sa ating kasama ba yun sa costing? Hindi po, kasi ang crix may may association naman ng Agri-Pinoy po, kung tawagin namin yung binabagsakan namin, may mga creeks yan. Humihiram na rin po kami sa kanila. Maganda pala kasi pati yun libre na. No po, libre. Pinapahiram po sa amin. Kasi diba, Dok, pag mag-aani ka libawa ng sibuyas, bibili ka pa ng red bag. Pag aani ka ng palay, bibili ka ng sako mo. Doon mo ilalagay. Dito, pag aani ni sir, manghihiram na lang sila. Wala nang additional gastos. Opo. Ilan ka mo, Tony? Ilan sa isang crate ang ilang kilong kamatis? 23 po yung isang crates. Crates ka sa isang araw noong kasibulan, kagandahan ng pag-ani? 100 po. 100 crates. 100 crates. Engineer Sendo, bali lang yun. 2,000 na... yung crates yata. Yung ano kasi, yung crates hindi ko na alam kung 22 kilos yun or ano. Mga ganun ba? 23 ha? 23 po. Bali 25 po yun. 25 kilos po. Tatanggalin namin ng 2 kilo yung crates. Kaya maglilinis po ng 23 kilos. 23. So ilan ang na ano niya? 100? Opo, 100 crates. 100. 100 na crates. Opo. 2,300. Galing talaga kilos. Ni Carcel, no? Kilos. Hindi, may calculator
Ikaw naman, oh. 2,300 kilos. Dagdag mo lang ng 2 zero. Ikaw naman, oh. Oo, oh, ay, may... Kaya nga nag-veterinaryo ako. Mahina ako sa mat, eh. 2,300 kilos. 2,300 kilos times yes. 120. Ayun. Pakikwenta nga. Ito. 27,600. Araw-araw, 27,000. Oh, next November, December, si Manong Sosi. Maraming kabatis. Sa Bulacan. Ay, titatanungin ko, Sir Tony. Pwede ba yan sa maliit lang na bakuran? Gano'n ba kalaki yung luwang mo dyan, Doc Sosi? Yan lang sa may likod bahay mo. Baka pwede na dyan. Ayoko ng kabatis. Dako, yung lupa ni Doc Sosi dyan, eh, 100 hektarya. Hindi, alam mo, pasensya na, Tony, ha, sa kwentuhan lang natin. Ikaw, Amy, Sendo, anong gusto mo? Tomato ketchup? Banana ketchup? Banana. Ah, tomato. Ako tomato. Tomato. Banana. Iba yung ano eh, may asim yung banana yung tomato. Yes. Maasim yung tomato. May asim yung tomato. Yung banana, puro tamis. Matamis. Yung pinagkaiba. Pero, itong kamatis mo, ito yung hindi ginagawang kamatis. Ay, ano, ketchup po, no? Ito yung pang-ulam, tama? Ito yung Diamante Max. Diamante Max. Opo. Pang-ulam to. Ito yung hinahalo sa isda, Dok. Oo. Sarap yan. Sausawan. Oo. Oh. Ihawin mo lang yung... Ako, 6 na kamatis na ihaw tsaka 3 talong. Oo. Oh, ayos na sa akin tsaka may konting patis. Ayos na eh. Sarap yun. Yung sinigang, mas masarap kung kamatis ang... Ano niya? Oh, ginamit. Oo. Oh. May asim. Yeah. Oh. Eh, feeling ko masarap ang kainan dyan kay Tatay Tony eh. Kasi maraming pwedeng gawin sa kamatis. Di ba po pagka ano, yung itlog na may kamatis sa kaisda? Salsyado. Yung itlog na maalat. Itlog na maalat. Maalat na itlog. Pwede rin yun. Salt and egg. Tsaka... Kamatis. Ihalo mo, ang sarap niya. Opo. Pwede rin ang omelet with kamatis. Ayun. Diba? Yan. Oo. Hindi, balik tayo kay Tony. Mga pagkain. Pero tay Tony, oh. Yan. Sabi nga kanina, sa isang crates is 23 kilos. Tapos naka 100 ka. Isang truck ba yun? Isang biyahe? Hiram po ako ng truck pag dalawang biyahe po ng dalawang truck. Oh. Dami, di ba to? Kasendo, dalawang truck yun. Ilan araw mo, Manong, yung ano, continuous na harvest? Bali, ang tanong po ni Kasendo, ilang araw daw po na tuloy-tuloy ang harvest time po para po sa kamatis? Isang araw lang po pag umaani kami. Pag mag-ani ulit po kami, tatlo hanggang 4 na araw umaani na naman po. Anong pwedeng, after kamatis, anong itatanim nyo sa susunod? Sa ngayon po, nakaready na ako ng ampalaya. Ampalaya ang susunod po sa akin. Ah, okay. Para ibang crop naman. Itong kamatis ba, no? Manong, yung mga kapitbahay mo, marami rin ang tanim? Wala po. Ini-encourage na po sila noon na ayaw nila. Sayang. Ngayon, inggit na inggit sila sa iyo. Anong Tony, inaaya mo sila na magkamatis. Ayaw nila. Anong dahilan? Bakit ayaw nila? Siyempre, may dahilan niya kung ba't ayaw nila. Anong dahilan? Anong na, Tony? Ang dahilan po nila, yung wala po daw silang magastos. Walang ano daw? Panggastos. Walang pang-budget daw po, kaya hindi po kita nagkamatis. Alam ko lang, pinahiram ko sila, pero balik ang bahay. Ibig sabihin, Manong Tony, malaki ang puhunan,
sa pagtatanim ng kamatis po kumpara sa mga ibang gulay? Opo. Kasi ang nakita nila yung paggastos ko sa kamatis, hindi ko basta-basta talaga paggastos. Anong hindi basta-basta? Bakit? Anong pwede mo ipaliwanag mo? Bakit hindi basta-basta? Kasi po yung pagpili pa lang po ng ipunla, mahirapan na kasi ang bili ko po ng ano ng punla so 210 per tree 120 po yon doon pa lang po para sa so mahal po yung punla. Opo, mahal po yung ano yan, yung bampunla, binibili nyo o buto pa lang ang kinukuha nyo o medyo malaki na? Malaki na po. Yung farm ready na, tawagin namin. Kung ready to, ano na, transfer. Kung pwede na, i-cleanse. Ano na nabibili yan sa East-West? Hindi po. May mga nagpupunla rin po rito. Tulad nga nung sinabi ko kanina, lahat ng punlaan, iniikot ko po yan para bilhin ko lahat. Ako lang po ang may kamatis. Yun ang sikreto. Yun ang sikreto nun. Opo. Ganun pala yun, Doc. Uubusin mo na yung supply. Oo, sa susunod, uunahan ko siya. Bibiliin ko lahat ngayon yung pula ng kamatis, tapos tatapong ko yung kalahati. Kalahati lang ang tatanim ko. O, ako pa rin ang meron. Tama yun. Mataas ang presyo kasi sabi nga natin demand and supply talaga. Eh noong panahon na yun, si Tatay Tony lang ang merong kamatis at aabot talaga ng 120 ang presyo. Magandang diskarte yan taya, para ka nag-zoning. Pinaghahandaan ko po talaga kasi kaya kawan ng Diyos naman, pinakala naman kahit papaano. Ay, hindi ko na itanong kanina, pero ito po, galing ka sa pagpapalay kasi, no? Pero bakit kamatis ang napili mo? Hindi talong, hindi okra, hindi ang palaya. Bakit kamatis po agad? Kasi ang nasa isip ko din po yan, pag nagpitas ka ng kamatis, tanghali po. Tanghali. Pag magpitas ka ng talong, madaling araw. Hindi po namin kakayanin. Ganun po ang diferensya. Bakit po tanghali ang kamatis? Kasi po, hindi pwedeng pitasin yan ng may tubig-tubig. Kailangan po yung talaga pag umatak. Tama, wag mo moist. Tama po ba ako pag mo moist? Wala. Yan ang, Amy, yan ang mga matatagal na dyan na tinubuan ng mahabang kuko ang mga magsasaka natin. Wala sa libro yan. Wala sa libro yung sinasabi niya yan, oo. Tony, Sendo, Amy, naniniwala, yes, noong bata ako, sinasabi, pagka daw kumain ng kamatis, huwag masyadong kakainin yung loob dahil maraming buto. Ma-appendicitis ka daw. Totoo ba yun? Ayun. Diba nasabihan yun? Hindi totoo yun? Sendo, ikaw? Ako hindi ko alam kasi nawala, nagpa-opera na ako ng appendix. wala yan naman. Ang okay, alam ko dati, mayabas ang sinasabi nila kasi yung mayabas medyo matigas. Buto. Buto. Ang alam ko naman po sa kamatis ay maganda po sa skin, sa balat. Dok, kung kinain mo yan, alam ko ano eh. Hindi ba yung tiyan natin may acid na, no? Na nalulusaw yata yun. Nakatutulong. Opo. Sa digestion, tama po ba? Yeah. Meron ba tayo, kahit sino pwede sumagot, meron ba tayong planta ng paggawa ng tomato paste o ketchup dito sa Pilipinas? Dati rito sa San Carlos meron eh, nagsara. Kasi hindi constant ang pag-deliver. Dapat kasi continuous yung makina eh, para hindi lugi.
Eh oh, bakit sa Ilocos, Samos, Ilocos Sur? Bakit marami bang kamatis doon? Yeah, marami. Pero ano yan eh? I think owned by, ano eh? Owned by company yun. Pero hindi ko lang alam ngayon. Hindi ko lang alam ngayon kung tuloy pa rin yung operational. Oh. Anong Tony? Yung bumibili sa'yo, binabagsak mo dyan sa Pangasinan din, saan nila dinadala? Dinadala po nila dyan sa Maynila din po. Katangas, Cavite, yun naman yung mga bayan ng Bukatano. Malayo pala inaabutan ng kamatis si Tatay Tony. Lalo na yung southern area, di ba? Malamig, marami na sira. Oh. Kaya dinadala dun sa southern area. Umabot na. Palaguna. Oh. Ayan, Tay. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa amin. Yung mga share nyo sa amin, sabi nga ni Doc Sosie, wala sa libro. Pero dahil sa yung mga experience, ay napag-alaman po natin. Maraming salamat po. Sa susunod, interviewin namin kayo tungkol naman sa baka. Labing limang baka yun. Ayan, Tay, maraming salamat po. Sana po ay makapunta kami dyan sa inyong farm. Opo, so, ko din sana yung mamitas ng kamatis eh. Mano-mano po yun, di ba? Pagpipitas ka ng kamatis. Opo. Nakakatuwa din yan pagka nagpipitasan na. Tay, bago tayo maghiwa-hiwalay, meron ka bang advice sa makapwa nating mga magsasaka pagdating po sa larangan ng pagtatanim? Opo, sa mga kasamaan ko pong magsasaka, subukan nyo pong magkamatis. Minsan lang po ako nagkamatis, pero talagang tumama po ako. Kaya, kayong mga magsasaka dyan, mag-isip-isip po kayo. Magtanim po kayo ng kamatis. Okay po. Thank you po, Tatay. Doc Sosie and Gasendo, maraming salamat din po sa pagsama. Salamat. Salamat. Sa ating mga manonood, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Sa mga susunod na araw, mas marami pa tayong tatalakayin ng mga usap tungkol sa agrikultura. Ito po ang Mag-agree na tayo.